yung para malaman na lahat, since feeling ko yung iba, aside from Facebook, ang una nang ino-open pagkagising, TikTok agad. Oo. Pero doon naman tayo sa ano, sa double zap no and triple pakbet team natin for execution. Pero NXP solid, guys. Ang alam ko, defending champion sila sa ibang tournament. So, nakita ko nga yung poster. Kasi nag-post tayo ng poster. Si Taguro nag-post ng poster. May nag-comment doon na champion poster ng NXP. Oo, ng poster din. Tapos yun, nagkagulo na yung magkabilang fans. Pero ito lang ha, pinoint out rin ni Kamon, si Etomax eh. Hindi naman excited yung execution na makalaban yung NXP. Dumayo pa sila dito kahapon. Nagkas pa si Chuck, no? Oo. Oo. Tapos may ibang Patrick pa nun. Kaedik. Patrick Kaedik. Kapitan Etomax. Akala nung mga iba kanina, fake news yung Patrick. Ayan na. Eh, kahapon, nung nandito sila, meron 3 pick yung NXP solid. Mm-hmm. Meron daw, kumbaga ba, 3 compadres doon eh. Kaso naban yung isa, naban out yung isang Matilda. Pero kumbaga ba, meron silang 3 pick na pinapriority lagi doon sa first 3 picks nila, which is yung Ling, yung Akai, saka yung Matilda. Ooh, sabi sa ato ni Kapitan Etomax kung paano laro maro. So siguro, nakita nila yung Ling, so alam nila na paparating na siguro tong Akai, or kung meron pang isa, tignan natin kung paanong mangyayari. Oo. Mainit agad. Feeling ko dito sa laban ng dalawang team natin, almost same kasi yung ano nila, yung parang nagre-roster din sila, may dalawang bagong player. Tapos dito din sa NXP Solid, may dalawang bagong player. Tapos ang pinakalabanan nila dito is going to be the draft. Yung draft, oo. Duguan talaga dito. Madugo. In pero, terms of draft. Sabihin ko lang ha, si Yawi kahapon, yung Akai niya, grabe yung mga ipit ng Hurricane Dance. Uh-huh. Ultima si Billy, si Sapnu, napabilib. Actually, that day sa game series number 1 pa lang natin, di ba nag-Akai din si Yawi? Mm-hmm. So, kaya naging, kumbaga, kung dati ang signature hero niya is Kufra, this time, Akai. Nagpapakilala yung Akai niya. So, for execution, well, pwede sila, ay naku, nakuha din yung Chu. So, ito naman, ang pinagmamalaki ng execution, na pag meron silang Benedetta sa kalapu-lapu, kung tawagin daw nila yan, merong BKB. Ah, BKB. May mga BKB daw na sideliner. Naging Dota na nga yun ang kwento sa Alipakbet. O, magawin daw yung mga sideliner. Okay. Okay, yun daw yung mga sideliner na may BKB na mahirap daw pigilan. Kumbaga yun ang term ng X eh, BKB na mahirap daw pigilan sa side lanes natin. Pero ito na naman again si Coach Biray natin. Ayan, Patrick Coach Biray. Ayan, Coach. Ito, meron na tayong 4 hero picks for execution. Same goes with NXP Solid. Meron na silang 3. Looking at the draft right now, anong masasabi mo sa draft ng dalawang teams natin? Person wise, so malamang dito sa first 4 picks na execution yung kanilang teamfight capability, and yung talagang sa kanila pang bruiser talaga, pang huli talaga yung Sylvana. So kumounter dito si Yawi ng Akai, so good pick yung Akai. So tignan natin kung paano nila ma-execute, kasi kumose na dito ng ano yung core ng H2? Ling yan, Ling. Eto, Ling si Ling. Sa akin, Ling talaga, K-H2 talaga. Yun, so question na, so tinatry dito ni siguro ni Sineta magtatank sa kanila dito. Si Yawi. Okay. Dito sa X. Sa X eh. Ano to? Yung malamang feeling ko, it's either gawin nilang support Sylvana or maging support Johed. Ginawa naman nila kanina. Support Sylvana. I think gagawin nga nilang support. Si support Sylvana. Si, kasi kumuha sila ng Harit. Para hindi makatakas, no? Habang nag-chrono dash, tama. Para hindi na makatakas pa. At hindi masayang yung ulti nung Harit, tama? Yan, tama. So, ang gustong gawin ng execution dito sa tingin ko is, gusto nilang si H2. Gusto nilang i-limit yung mabilis na snowball ni H2. So, ang dami nilang crowd control, ha? Pero meron sila dito si Exort. Good pick yung kinuha ni Exort na Chang'e, tsaka yung kinuha ni Yawe. Kasi yung is napaganda pang protect and pang cancel ng skills. Ayan. So, yun ay siguro yung depth time talaga. Tama okay. Si Coach Patrick. Oo, may maganda nga yung insights dito, Coach Patrick. By the way, Coach Patrick, thank you so much for that insight sa ating draft. Kung may gusto kong i-shout out, bago tayo mag-continue sa ating laro, shoutout nga pala sa 30,000 viewers natin on Facebook. Yan. Ikaw, Coach.
sa patuloy na sumusuporta sa amin, sa akin, and sa mga gusto magsimula dyan, tuloy nyo lang. Basta nakakatulong kayo. Lang. Okay, sige. Thank you, Coach Patrick. Baka kasama ulit natin siya after this game number one. So, eto na tayo mga kaibigan. NXP Solid versus Execration. Napakainit. Umpisa ng ating gabi. Siyempre, umpisa ng araw yung 4 p.m. Umpisa na to ng gabi. Diba? So, red side na Execration. Zapnu ang gagamit dito ng Lapu-Lapu. We have Pakbet para sa 4. Sa kanyang Silvana, we have Pakbet with a dot. Sa kanyang Jawhead, Zamno with a 4 plus a dot on that Harriet. And Pakbet with a 4-3 sa kanyang Benedetta. Habang sa side naman ng NXP Solid, mainit kagano sa top lane. Parehas kalahati kagad yung buhay. Ito, H2O using the Ling. Renny J with a Cho. Yawi, gagamit nga rito ng Akai. Pero dito naman tayo sa mid lane, sa straight ng Muntun. Tignan natin kung meron ma-pick first up yun blood. Lang. First blood will be claimed by NXP Solid. As early as 1 mainit. Minute. Mainit. Exhort with the Chang'e at si James using the X-Borg. Oo, mainit agad yung naging ano doon na 4 CD ng NXP Solid. Kung ano yung gustong gawin ng Execration. Mm-hmm. Imbis na hayaan nila na makapag-agre doon sa kanilang buff, why not tayo na agad yung magpakita na magpakita ng katikasan dito sa ating laro. So, dahil dyan, first blood, mga kaibigan, nakakuha ng NXP Solid. Again, sa mga bago nating sa stream natin, we do have a giveaway para sa inyo after this series. So, pag may supporter badge po kayo, automatic, instead of 1,000 diamonds, 1,500 diamonds, same on YouTube. Ayan na. Ayan na. Meron tayong rotation dito sa may top lane. Pero alam naman natin na meron pang Piraga Armoring X-Borg. Pero ito na nga, 2 rotation coming in here in the top lane. Pero yung Arit natin dito ha, meron naman siyang Summon Force. Pero si H2O na aamoy niya nga kung nasaan yung Benedetta. Instantly jumps in, sabay nag-disengage using the Tempest of Blades. Nice reaction coming from H2O ha. Mainit dito yung umpisa ni parang H2O natin. Napakulad ko bagay yung tubig. Ang bilis ng kamay. Nakita pa niya doon yung tumitipi na player kami in from Execution. Pero Sylvana is down. Sylvana is down. Di na siya umabot din sa Cyclone Eye. Talagang in terms of momentum, hawak ng NXP Solid. As early as 2 minutes, nakapatay kagad sila ng tatlo plus a turtle objective going to their side. So, dagdag saktong, na naman. Saktong-sakto, Daddy, yung pagkakapatid ni Sylvana doon. Kasi Sylvana is supposed to yung magbibigay ng vision sa Execration kung gaano nakababa yung buhay ng turtle. Pero siya yung una napatay. So, diretso-diretso for NXP Solid to take that turtle. So, makikita naman natin 2 minutes pa lang yung ating laro. Almost 3 minutes. Pero, lumalaki yung kalamangan ng NXP Solid. For Execration, ayun na rin. Speaking of ikot, yun nga lang, pinaulanan nga rito ng Magic Sarap. Sabi nga ni Chuck, no, as in na nga lang daw yun. Pero that's another score for NXP Solid. Sa scoreboard natin, mga kaibigan, ha? Parang, ang speaking of Akai, no? Oo, speaking of Akai, sabi natin, kung dati Kufra kilala si, parang Yami Yum. Natin, this time marang kilala siya on using the Akai. At very evident naman, 101, kalahati dito ng 14 kills nila. And look at that. Actually, nandun agad siya, nagbibigay ng information for NXP Solid na nandito na yung orange buff nitong si Zapno na may harit na hawak. Grabe, no, yung laruan nila, no? Grabe ni Leash. Tapos yung pinikap, habang nila sa may gitna, meron tayong bakbakan. Pero Renny J, makakaligtas, coming from dun sa initiation of Execration. Buti na lang, no? Meron siya... Pero ito nang bakbakan lang sa middle lane. Sa middle lane, meron pa tayong bakbakan. Another Hurricane Dance, pero napa-flicker nga si Lapu-Lapu. Pero pinalalim five, pa. Oh, 5 to none. Pinalalim pa yung pagkakaipit doon, ladies and gents. Kasi nakakuha pa siya ng turret damage doon. So, mas hindi na kinayang i-sustain ni parang Zapno or this Lapu-Lapu of Team Execration. Tapos, hindi na siya pwede mag-dive in for another paglapag ng skills. Pero sa exhort, guys, ay mamatay sa kamay dito ni Harit. Napalalim siya doon. Oo. Nagkamali ng pagkapunta doon. Pero nakakatakot dito for Execration. Hindi nila mapipigilan kung gantong very fluid or maganda ang rotation ng NXP Solid. Wala silang pang hold against this Ling. Ayun nga yung nakikita ko. Ano eh, Shantil? Kasi nakita na natin ang bilis ng ikot dito ng NXP Solid. Kasi si H2O talagang literal na nagiging finisher. Pag meron maikli buhay or maliit buhay, nandun siya agad sa pwesto na yun sa mapa. Para nakatatunay yata sa kabraso ni Ling yung pangalan ni H2O, mga kaibigan. Pero yun na lang, another initiation coming from the Akai. All eyes doon kay Harit para makakaligtas sa Summon Fort. The turnaround is real. Apat ang patay. X-Borg na lang inasagit natin. Tignan natin kung sumama gawin ng Execration. Here they come. Here they go.
Ang bilis naman ang retaliation. Pero flicker in. Pero meron nga siya rito last insanity. Ejector! Here comes the ejector. The setup coming from execration. They're pushing forward. There goes down Xborg. Na-execute? At just like that, yung kalamangan nandoon na sa side ng execration in terms of score at saka network. Para sabi ng execration, hindi namin kailangan umikot. Kailangan lang namin kayong lima. Nandun sa pwestong yun, tsaka namin kayo papatayin. And just a second like that, lamang na pong execution ngayon sa ating naro. Plus, the middle lane turret, most crucial, at may sasama pang isa. May nadamay pa. Dito sa ating bottom lane. And buy one, take one. Oo, tapos triple kill pala dito yung lapu-lapu kanina. So, tignan natin yung gold nung lapu-lapu because of that triple kill. That is an easy 4.3k gold as compared to the link that is left at 2.9k gold. Biglang nag-rise up yung ano niya, network, no? Uy! Tignan natin. Gusto nga nila bigyan si Reno J dito pero hindi yata sapat yung kanilang hold. Nag-switch places siya para yung Silvana natin doon tsaka si Chow. Nagkapalitan lang. Hindi nila na-timingan yung isa't isa. Palitan ng Akum, no? Oo, pero ito, delikado siya para yung Ling dito kasi naka-ready ang execration to contest naman. Ready silang mag-invade. Pero Yawi doon napilitan nga mag-flicker out. Pero tinaga nga sa ulo nitong lapu-lapu. Napilitan na nga lang si H2 mag-Tempest of Blades out. Here comes the Summon Force that's been dropped. Pero hindi nga nila aabutan. Makakalayo. Pero si James, meron na nga siyang immortality dito. Binabati niya, sinasalubong niya yung execration. Pero Chantel, successful. Pag-invade, alam naman natin na yung isang Ling medyo importante sa kanya yung pagkakaroon ng purple ball. Tsaka Daddy A, kasi kanina ang nagiging key for LXP Solid is the setup play from Yawi. Ngayon, for execution, binibigyan na agad nila siya. Ayun, binato! Okay, yun lang. Hindi nila kaya masundan. Pero may sagot naman si Rene J. Sinipa nga lang. Palabas. Nga lang, palabas. So kung padiin yun, probably napatay dun yung Johed. Pero gano'n sinabi natin, binibigyan na si Yawi dito kaya hindi nakakapag-setup play. And for Yawi, he has the support emblem so hindi siya ganun kakunat for a tank. Pero maganda yung naging sagot dito ng execution against the setup plays of Yawi. Si Yawi yung sina-shutdown talaga nila dito. Para wala na agad. Speaking of, look at that. Wasted hurricane dance. At alam ng execution yun na pwede tayong kumuha ng turtle. Mas matapang sila ngayon. Cooldown ng hurricane dance nga rito ni Yawi. Pero let's see kung saan nga sila papatungo. Mukhang going to the bottom side. Pwede nga sila mag-push. Pwedeng puntahan yan. Kasi nandun na naman lalabas ang orange buff ng team. Hindi pa pala. Nakakuha lang. Eto na. Napilitan na nga lang mag-last insanity rito si James. Pero speaking of push, they're pushing here in the tier 2 turret dito sa may bottom lane pero wala yatang magko-contest. Habang etong si Benedetta, kailangan niyang pumalayo. Kaapak nga ba na Cyclone Eye? Pero nauna si Renegade pero malayo na nga yung Benedetta. Again, eto na naman yung same strategy a while ago ng execration. They're trying to deny the buck para dito kay H2O. Kalahati lang yung buhay ni Yawi. Ayun nga. Pero magic dito, syrup. Pero meron yatang inabot. Hindi natin mga kaibigan. Napalalim yata yung Silvana. Here comes Benedetta. Pero Hurricane Dance, pero walang aabutin. Hindi maganda yung position nito ni Yawi. Pero speaking of support, siya yung na-pick up doon. Alam namin na squishy yung isang Chang'e. Pero Chantel, again, yung Vap. Na-deny na naman. Tsaka kita mga agad, Daddy, nang alati agad yung buhay dito ng show. And even for Exhort na pull off niya dito or nabigay niya yung damage, nabigay niya yung kanyang meteor shower, pero ang sumalunon is yung Silvana. So, kumbaga may sangga lang dito yung execration against that damage. Look at that, another one, nagdive talaga dito. Ang tropang execration natin, ejector na naman against Yawi. Yun lang, just like that, yung setup, yung damage nandoon mga kaibigan, na-pick up kagad nga nila si Yawi rito mga sir. At year 2 turret, makukuha na nga nila at 30 seconds nga rito mag-up na yung Lord. Mukhang madidiyan na naman ng orange buff rito si H2. So tingnan natin ladies and gents ang item dito or ang sitwasyon ng mga items natin for Ling 4.9k hindi pa upgrade na ng kanyang boots. Okay lang, Road to Demon Hunter Sword maybe, so napilitan siya mag lifesteal para may sustain agad for the lapu-lapu. 7.2k mga kaibigan, Road to BOD, 3 core items after that BOD build. And for the Harit, ang ganda kasi nung pasok para sa kanya lagi ng Silvan and even the Joid. Talagang hindi siya mahuhuli. Yung turnaround dun eh, kasi di ba yung unang Ginoo, yung Akai, ang yun sa Turtle talaga nag-turnaround yun. Doon ko talaga nakita. Kasi nakapaglapag pa siya ng Summon Force, no? Nakapag-Chrono Dash pa ng ganun. Tapos eto na, yung mga sequence of events. Pero eto na naman, same play na naman yung gagawin rito ng execution. Pero NXP, handa sila na i-defend yung Serpent, mga sir. Here comes the last insanity burst damage coming in. Patay rito si Joel. Pero tin natin yung Benedetta na sa may kanan. Pero execution still pushing forward. Summon Force, grabe yung sayaw na pinapakawalan dito ni Sapnu. Pero si Sapnu nga ba yung harit? Dalawa sila. Ayun ang tanong. Dalawa sila Sapnu, Daddy. Meron pa for execution.
situation, kahit pares na dalawa yung, I mean, tig-isa yung napatay, exhort and pakbet for execration, rejoin for execration, tinuloy pa rin nila for the Lord. Kasi walang burst damage dito, NXP solid. So, look at that. Supposedly, magkocontest si Rene J and even Yawi. Papasok sila dun sa may Lord Pit, pero sobrang bliss lang for this team. Execration 70 na ating score ngayon. And H2O, gumawa ng paraan para makapag-secure siya ng buff sa kanyang link. Pero nandito na execration, okay? Okay, may mabilis naman ang kamay rito ng H2 with a pinch poise nga. Diretso agad sa orange buff, kukuha nga agad siya dito. Habang ang magbibigay ng vision dito para sa execution is Pakbet using the Jawhead. Pero Lord is marching here in the mid lane. Pwede ba tayo mag-item check ng saglit ng direct, mama? Makita lang natin. Kung meron ba na dagdag na item. Ayun, ang sakit ng ano, sakit na ng harit, daddy. Feather of Heaven, Calamity Reaper, tsaka Concentrated Energy. Ayun pa, natalian, okay. Wala nang Tempest of Blade stage 2. Alam ng execration. Tas merong Lord dito, execration. Ayun, pwede sila mag-dive in if ever. Pero tignan natin dito, ha. Wala nang Piraga Armor dito si James, pero he's holding on to that immortality. Ayun lang, nagpa-flicker out nga siya, papunta doon sa base, pero Lord is still up. Yung inhibitor turret doon sa may mid lane, mababasag surely. Pero ito na nga, yung execration kumakatok sa pintuan ng NXP solid, going here in the bottom inhibitor. Ito naman ang kanilang next target rito. Grabe naman yung gameplay na pinapakawala nila dito. Dalawang inhibitor kagad yung nabasag nila. And just like that, here comes Yawi with the Hurricane Dance. Pero ang ulat na nung harit. Hurricane, yung Summon Force nilapag. Exhort will fall. Pero H2O nakapick up pa ng isa. Pero natin, James, naku po, he rolled out. Pero mukhang delikado. Ay, tower lock! Tower lock! Talagang tower lock lang. Eto na nga mga kaibigan. Isa tira na yun. For that game, everyone, congratulations! Execration! Sabi ko, kung guys, sa akin lang, walang personalan, trabaho lang. Oo, sabi niya, bahala kayo dyan. Ako, papatay ko ng base ng kalaban natin. Pero ito, bago tayo mag-post analysis na tayong dalawa, si Coach Patrick Viray, titingnan natin or pakitingnan natin ang kanyang insights on this game number 1. Shout out ka pala sa 55.4K viewers natin on Facebook at sa ating pangalan nito YouTube, that is 20.5K. Yes, so coach, ito pala. Coach Patrick Viray, nagalaw ka ba? Dito pala. Ay, dito pala. Ito pala. Ano si coach? Yan, 20.5K. Shoutout nga pala kay Kenneth Brian Del Rosario, kay Jocas Abisamis, kay SY Lowe. Yan, shoutout nga pala sa Chantelle Tabis, Dan Lasala, Rafi Reyes, kay Ron Badwa, kay Ali Magpok Bataano, Madam Irvic Tigia. Yan, shoutout sa inyo. Yun, sa mga tropang ML Sakalia, shoutout nga pala sa inyong lahat. Yes. Ganda ng laban. Oo. Yung akala natin na sobrang mag... sobrang ganda kanina ng performance ko, ng NXT. Akala ko, yung pag-snowball ni H2. Tuloy-tuloy. Pero simula nung dun... Ito na. Ayun na. Si Coach Patrick. Ingin natin yung insights ni Coach Patrick. Coach Patrick, ano bang masasabi natin sa game number 1 na yan? Aras kami ni Coach Patrick. Ako dito. So, yun nga, no, Ate Chantel. So, nakita nga natin yung grabe talaga yung pag crowd control kay H2. So, naka-snowball si H2 nung early, pero hindi niya natuloy-tuloy. Kasi, kapag mag-release play sila doon sa buff, so, magagamit agad niya yung SS niya. Kasi yung Sylvana, kapag nag-commit ng SS, meron pa silang Jawhead eh. Pang follow-up eh. Oh. So, hirap talaga si H2. Tama. It makes sense. Tama si Coach Patrick. So, pag nag-out yung Ling, maglalapag lang ng Summon Force yung Harit. So, yun. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na sila. Oo. Kaya yung itsura ng formation na execution kanina, Sylvana, tas after nun, magpo-front na si si Harit. Kasi magbida to ng CC niya, no? For siguro yung medyo sila doon sa medyo hindi nakuha ni Boss Yawi yung niya doon, yung positioning niya para ma-protect na maayos si para ma-create ng space kay H2. So yun, sa tingin ko yun yung nagkulang, yung spin kay kay Boss H2. Pero doon sa game number 1 na yun, possible kaya na nagkaroon tayo ng comeback for the side of NXP Solid? Kung meron or kung possible, ano sana yung dapat nilang ginawa? Possible. Kung siguro tumagal ng onte, naka-item yung chaka nila and X-Board, kayang-kaya nila mag-dep. Kahit dalawa Lord or tatlong Lord pa rin, kaya nila mag-pass clear. So, sa tagapang, ang plaga nila dun is kung makukuha man nila yun or
hindi makukuha yung gustong execration na mapilitan si H2 mag SS pang out. So yun, kung nagamit ni H2 yung SS niya na tama, yun yung Hurricane Dance ni Yawi, talagang action NXP yun. Oh, so sayang na for NXP, solid. Pero for game number 2, mag-coach Patrick Viray, ano sa tingin mo yung kailangan gawin ng NXP solid para mag-extend tayo into game number 3? Sa tingin ko sa NXP solid talaga 'to. Pag nakuha nila tong game 2, tuloy-tuloy 'to hanggang game 3. Okay. Yan ang masisigurado ko sa NXP. Ay, coach, eto na. Baka meron ka pang last shoutouts, gusto mo mag-thank you, tsaka kung makikita ka ba na ulit namin sa mga susunod na Just ML Cup? At tsaka anong abangan sa mga tao? Yan. So, yun nga sa kuwali yung unang ano namin, unang move namin. So, yun, thank you, Ma'am Chantel and Sir ano. And sa Just ML, thank you sa pag-invite, sa pag-guest dito. And yun, thank you sa inyong lahat, pati sa mga sumusuporta, pati sa mga bashers, thank you din. Kasi kundi dahil sa inyo, hindi naman ako makikita dito. So, yun, salamat sa inyo, mahal ko kayo. So, thank you rin sa team. Ayan, thank you so much. Make love, not war. No? Oh, make love, not war. So, hopefully makita ka pa namin, Sir Patrick Viray, sa mga iba pang tournaments ng Just ML. Kaya naman eh, next time, pag wala ng pandemic, para safe tayong lahat. Oh. So, yan, thank you ulit. Kumaway. Zoom. Thank you ulit na Coach Patrick Viray. Pinaulakan mo kami Just ML. And the first time ever na makita natin si Coach Patrick Viray on a tournament saying his insights. So, ayan guys, ang ating game number 1, Next Play Solid versus Execration. Isang mainit na kakaibang laban. Mainit? Sobra. Nainitan ako. Hindi. Nainita lang. Hindi pala yun. Hindi, mainit kasi si Next Play Solid. Sabi ko, ang term ko nga kanina, si H2O, sobrang init niya. Para siyang tubig na napakuluan na agad. Umpisa pala ng laban. Oo, eh, si Billy ka po, nagkakastita eh. Si Idol Sapno. Tinanong ko sila, laro ka ba? Mm-hmm. Oo daw. Eh, nang, isa ba siya dun? Oo, dalawa kasi. Sabi ni Macbeth kanina, lalaro ako. Kaso, tatlong phone yung gamit ko. Eh, nakita ko, nag-comment kanina sa comment section natin eh. Ano ba tayong giveaway ngayon? Ano tayong giveaway? After nung ano, after ng series na to. Ayan guys, guys, sinabi ni Daddy Amy na tayong giveaway after the series. Comment kayo dyan sa Facebook natin, share nyo yung stream. Same on YouTube, sa mga replays natin, comment kayo doon, okay? Yun, shoutout nga pala sa lahat na naka-tune in ngayon. Wala, hindi ko na mabasa, sobrang dami na nanonood ngayon. Sa lahat na naka-tune in sa YouTube, sa Facebook, shoutout sa inyo lahat, pala sa lahat ng mga... Oo. So, eto na, mga kaibigan, ready na agad, mainit. Ang bilis, mainit ang ating game number 2, parang may halong, ano, kailangan makabari ako dito. Halika na, sabi natin yan. Oh, halika na, draft na tayo. So, yan, blue side naman natin ngayon, mga kaibigan, is going to be execution, at red side natin ang NXP Solid.